Guys, welcome back to our YouTube channel. So, inyong kaibigan si Ronald Lu dito sa YouTube. So, kung bago at napadaan lang kayo dito sa channel ko, sana consider subscribing at supporting the channel. Meron po tayo ditong cooking tips, travel vlogs, food, at saka property, and then meron tayong konting management tips sa mga mahihilig sa game foul. So ngayong araw na to, I decided to do a short video. Hopefully makatulong sa mga mahilig maglakwatsi dyan. No? So nandito tayo along Tagaytay. Nadadalas tayo ngayon dito dahil sa mga trippings natin sa property. May mga dinadala tayong interested or potential buyers ng property. So ngayong araw na to, pauwi na ako. Tapos na ako sa tripping sa Lemery, Batangas. At ayun nga, naisipan ko magawa ng short video tungkol sa alternate route or maaring ibang daan from Tagaytay pababa ng Calamba, Laguna. O vice versa, pwede rin, ano? From Calamba papunta kayo ng Tagaytay, pwede nyo rin daan ito kung nasa Calamba kayo. Mas madali, mas maiksi ang daan, kaya lang kinakailangan medyo sanay kayo sa pagmamaneho talaga. Mahirap pagkabaguhan kayo dahil medyo taas-baba po siya, taas-baba. So, kinakailangan ng pag-iingat. At sana panoorin nyo hanggang sa dulo. So, please do subscribe at saka huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para sa kakataon may mga bago tayong video, ma-notify po kayo. Okay? So, balikan ko po kayo. So anyway, nandito ako ngayon sa Tagaytay at nadadalas ako dahil sa mga tripping sa property. So, naisipan ko ituro sa inyo, hindi ako magbabaya sa Tarosac. So pababa na ako ng Laguna, ng Calamba, Laguna, via Silang, down to Santa Rosa, and then Calamba. So, I decided na magdaan sa Kasile. Via doon tayo dadaan, tapos bababa tayo ng Canlubang, then diretso tayo ng Calamba. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung alternate route, paharing ibang daanan to para sa mga hindi nakakaalam, no? Guys, ito po yung traditional o yung ginaugalian nating daanan from Tagaytay, yung rotonda kung saan pababa tayo ng Silang, Cavite. So, wag po ninyong lilikuan ito, ano? Diretso po kayo sa rotonda. Lalampasan nyo yung rotonda. Huwag kayong kakaliwa. Diretso lang kayo. Ito kasi po yung ating kinaugalian daan, paakyat ng Tagaytay. Nagsasanta Rosa tayo. Pero ngayon, tuturo ko nga sa inyo yung isa pang daan. Shortcut ito kung galing kayo ng Calamba. Nga lang, kinakailangan bihasa na kayo magmaneho dahil ito po ay paahon. Paahon itong daan nito. So, hindi pwede sa pagkabaguhan kayo. Mahirapang ho kayo. Dito lang kayo sa Santa Rosa kung kayo'y baguhan pa lang. Oh, okay, liliko dyan, ano? Sa rotonda na yan. Ano? Yan eh, going to Manila, via Silang, via Calax. Meron din dyan, ano? Yung bagong butas. Diretso lang po tayo. Ito ang tinutumbok natin, ang tutumbukin natin, yung People's Park. Maganda, meron tayong additional na alam kung saan pwede tayong lumusot kapag ka ganitong masyadong traffic. Kasi kung mag-Santa Rosa ako, mag-via San Silang, Cavite ako, sigurado na mahaba din ang traffic dahil nga sa weekends ngayon. So ito, sigurado ako. Kakaunti pa nakakaalam nito. Well, marami na rin pero hindi ganitong katulad ng traditional natin na sa Silang. Kaya sana ito, makatulong po sa inyo itong short video na ito. Ano po? Huwag niyo po makalimutang mag-bigay ng like dito sa video natin, please.
So ito po ang ating picnic grove sa Tagaytay. Ayan, ayan, sa kaliwa natin. Ayan. Ayan ang picnic grove. So lalampasan nyo yan. Going to People's Park. Guys, pag diniretso nyo yan, oh, yan ha. Tagaytay Highlands yan, no? Oh. Ayan, pag diniretso nyo yan, oh, Tagaytay Highlands yan pababa. Ayan, pag gumawa kayo dyan, Tagaytay Highlands yan. Hindi mo tayo pwede dyan. Exclusive yan, eh. So, malapit na tayo. Ang hula ko dito, kaya tayo traffic, eh. Pagpunta rin itong mga ito sa, ano, sa, yan nga, sa People's Park. Pero, worry ko ito na yung daan, ano, pababa. Ito na, papuntang Kasili. Ito na tayo. Ayan, baba, kakaliwa tayo dito. From here, dire-diretso na to. Sarado na yung ano, papuntang, I think sarado na yung papuntang People's Park sa dami ng tao. Dito na tayo. Kasi makita nyo lang, ano. Ayan, ayan ang papuntang People's Park. Dito naman tayo kakaliwa. Ito ang papunta natin ng Kasili. Ito yung shortcut natin. So again, very tricky na ito, no? Mag-iingat lang po kayo dito, no? Mag-iingat lang kayo. Scenic route din ito. Gawa nang ito eh, bangin eh. Kaya nga sinasabi ko kanina pa, ang mga baguhang nagmamaneho, wag muna rito. Kasi medyo delikado para sa inyo. Baka malagay kayo sa alanganin. Kaya nga sinasabi ko kanina, mahirap ang baguhan dito. Akyat baba ito eh. Karsada, akyat baba. Ay, napakaganda naman ang daan. So, kung kayo yung sasakyan nyo eh, SUV, pickups, nakay, walang wala ito, bali wala, itong gusto nila. So yung pong karsada na ating pinasukan, dire-diretso lang po all the way, ang baksak po natin ito sa Canluvang Golf Club, Can Golf. From there, dadaan tayo ng loob ng industrial ng Calmer Ray at via Maya pa pababa ng padiretso ng Kalamba. So napakaluan po nito. Mamaya i-check po sa inyo kung ilang minuto tayo. So 5:45 tayo. 4:45 tayo pumasok doon sa rotonda from People's Park. Okay. So orasan natin kung ilang minuto tayo makakababa ng Canlubang. Okay guys, so nandito na tayo sa Canlubang. Ang bilis. Ang oras ay alas 5, 5 o'clock. So mali pumasok tayo ng 5:45. So ngayon, nasa Canlubang na tayo. Ito, maiksing rough road lang ito. Naputol yung kalsada. Ang tutumbukin po nito, yung bahay dati nila President Marcos sa Canlubang. Kung tawagin ito ay Palace in the Sky. Kaso hindi na siya na-maintain. So wala na siya. Iwan ko kung binabantay na lang ng gwardiya ito. Pero ito'y wala na, sira na ito. Nung bata ako, napapasok ko ito. So ayan, sa dulong yan, no? So ginawa na lang po siya na para bang local tourist pa to. Yung pupunta sila, nagpapalitrato-litrato sila. Dati, ewan ko, parang nakuha to sa ano eh, sa mga local na pelikula. So ayan, nakita niyo yung malaking bahay na yan, ano? Yan ang bahay ng dating Pangulong Marcos. Palace in the Sky. Ayan. It's now
old and ruined. Hindi na siya na pinangalagaan ng national government. Sayang, sana ito ay ni-restore at ginawa na lang national heritage o talagang tourist destination. Kasi ito ay history. History ito eh. Pag-aari ito ng ating... ito nga, Palace in the Sky. Ito ay... ayan, no? May litrato pa sila Marcos at... yun, no? Marcos at Imelda, yun, no? Unfortunately, wala na ito. Wala na ito. Tira na. Ayan, wala na ito. Ito binibisita na lang ng mga tao. Ayan. Ayun, may litrato si Marcos, ayun, no? Wala na ito. Ito ay ano na lamang, pasyala na lang ng mga local na tiga rito. Yung mga nakakaalam. So ito, nakita nyo naman kung gaano kabilis. From here to Palace in the Sky na Tagaytay, parte ng Tagaytay, 15 minutes lang po tayo. Samantalang kung tayo ay magdadaan ng Santa Rosa, Silang, and then up to Tagaytay, napakalayo. So, ayan, oh, magandang lugar ito. Tignan niyo po, ayan, may nagpipiknik yata dito. I think merong event. I don't know what's going on here. Mga foreigner, ano? So, marami siyang ano. So, ito naman sinasabi ko sa inyo yung pababa na ito, scenic view na ito. At hindi ko na pinakita sa inyo dahil puro bangin naman eh. Pero, ito, medyo worth taking some shots. Kasi ito ay, ito na yung Canlubang Golf. Golf and Country Club. Ayan, yung area na yan. Ayan. Tingnan ko kung makakakita. Guys, huwag nyo kalilimutan gumamit ng engine brake dito sa daan na ito dahil manginginit ang inyong preno pagka tinapakan nyo ng tinapakan all the way ang preno nyo, masusunog ang preno nyo. So ayan, ayan ang Golf and Country Club. Ayan, Canlubang Golf. Yung area na yan. Okay, napakaganda. Napakaganda nyo. Hindi lang tayo makatigil, ano? Ayan, Canlubang Golf yan. Ayan. Golf course. Ayan. Unfortunately, nag-iisa tayo. Hindi tayo makakuha ng maganda. So, ayan ang pineapple farm. Ayan, sa gilid, no? So, ayan lang. Talagang medyo careful lang. So, pagdating dito sa rotonda nito, kaliwa na tayo. Kakaliwa na kayo. Ayan, baba na tayo ng Canlubang. Nasa loob na tayo. Siguro, 10 minutes nandun tayo sa loob ng Calmeray. So, ayan lang. Ganyan lang kadali, guys. Mimia, pakikita ko sa inyo paglabas natin ng Maya pa. Pero ito, dire-diretso inyo lang itong karsada na ito. Okay, walang 10 minutes. Baka nandun na tayo sa bukana ng Canlubang. Ayan, siguro paakyat pa rin itong mga ito. Paakyat ng Tagaytay itong mga ito. Pero, I don't recommend going sa pag-Sabado at Linggo. Sobrang daming tao. Tayo ng ano ng Carmel Ray sa Canlubang. Ito yung mga industrial company na nasa loob ng bayan ng Canlubang. So ito na, 5 minutes nandito na tayo. So konti na lang makakalabas na tayo sa Maya pa. So guys, ito sobrang bilis nitong daan ito. Kung subukan nyo yung daan ito kung pababa kayo ng Kalamba from Tagaytay, again tuntunin nyo lang yung papuntang People's Park, and then from there may rotonda doon, magtanong na kayo, tanong nyo kung pasaan yung papuntang Kasili, and then all the way lang dire-diretso lang po. It will save you a lot of time and gasoline. Other than that, napaka highly recommendable itong daan na ito. So ngayon umuulan na, no? Sa wakas naman, salamat naman, narating tayo ng maayos, malapit na tayo sa bahay, no? So again guys, sana nagustuhan niyo itong video ng ito at natutunan niyo itong bagong
daan na tinuro ko sa inyo. At Tagaytay to Calamba via Kasile. Okay? So guys, ito no. Ito na yung actually kalubang. So kung kumanang ka dyan, kalmeray yan. Kung kumaliwa ka naman dito, nakakaliwa tayo, palabas tayo ng kalubang maya pa. So guys, ito, pagsapit nyo dito sa Petron gas station, pwede na kayong lumiko ng kaliwa dito. Pwede kayong lumabas ng mag-expressway na, South Luzon Expressway. So either pa Calamba, pa Batangas, or pa Manila. So tuturo ko sa inyo para makita nyo yung daan. Naku, mukhang ginagawa ito. Mukhang inispaltuhan to. So tignan natin ha. Dito ko kayo dadaan. Ay naku, mukhang mahirap doon guys. Sorry, kasi ginagawa yung karsada doon. Dito na lang ako. Baya Maya pa. Baya ng Maya pa. Okay, so wala na kayong legal dito. Dire-diretsuhin nyo lang to, sundan nyo lang mga sasakyan. Ang labasan nyo nito, Maya pa, Camp Vicente Lim. Hindi na yun, Calamba na. So, ganun lang kabilis. So, quarter to five tayo pumasok dun sa People's Park, sa Tagaytay. And then, nandito na tayo sa And dahil pa tayo hindi na alam mabagal na lugar. Pero kung dire-diretso lang tayo, tama, half an hour. Wala pa tayong half an hour siguro. Kasi from, Tagaytay to Kanlubang, 15 minutes lang tayo eh. Woo! Guys, so, welcome back. So, ayan, naituro ko na po sa inyo yung daan. Kung, gusto niyo subukan pauwi ng Calamba kung galing kayong Tagaytay, subukan niyo itong daan na tinuro ko sa inyo via Kasile, Barangay Kasile, baba ng Kanlubang. Napakabilis. Kung paakyat naman kayo de Kanlubang din kayo, paakyat naman kayo ng Kasile, labas kayo ng Tagaytay sa may People's Park. Napakabilis, guys. Yun nga lang, medyo sa Bukana ito sa may Kanlubang, napakasama ng daan. Pero may kilang, pwede naman tiyagain kasi pag nag-Tagaytay tayo, via Silang and then Santa Rosa, madugo din yun, sigurado yun, sigurado yung traffic dyan. So guys, I hope may natutunan kayo sa short video natin na ito. Alternate route going to Tagaytay from Calamba, Laguna. Alright, salamat po guys.